So, magandang hapon sa lahat, class. Okay, once again, welcome to our virtual class. This is for part 2 of the topic Essential Requisites for Contracts. So, I am Professor Maria Romana Daguio, your assigned online learning coordinator for Law on Obligations and Contracts. So, without further ado, let us now proceed with our discussion. So, we are now in Article 1334. So, still, this article is under Section 1, which is the consent. So this afternoon, we are going to finish all the sections. Section 1 is for the consent, Section 2 is for the object, and then Section 3 is for the cause or consideration. So this is still under consent class. Kasi maraming articles under that, no? Under that Section 1. So Article 1334, mutual error as to the legal effect of an agreement when the real purpose of the parties is frustrated may vitiate consent. So when you say vitiate class, maging defective yung binigay na consent either of the two parties. Ang pagkakamali sa pinagkasunduan ay maaaring magkaroon ng epekto sa legal na batayan at maging sanhi ng di maayos o di matatag na katuparan. Halimbawa, nakaligtaan na ilagay sa kasunduan ang detalye ukol sa takdang panahon ng katuparan ng mga obligasyon. Lumalabas na babayaran ngunit hindi na ilagay sa kasunduan kung kailan. Kaya't ang nagpautang ay napalagay sa alanganin na hindi naman dapat mangyari sa isang legal na kasunduan sapagkat ang kasunduan ay katugunan ng kaisipan ng bawat panig. Kung sakali class na hindi na ilagay kung kailan babayaran yung amount na yon, so malalagay sa alanganin si creditor. So ito dapat class ay dapat itama. Okay, so another example class, Andre and Adriel entered into a written contract affecting the land belonging to Andre for and consideration of 500,000 pesos. So at the time the contract was entered into, Andre thought that he was given 500,000 by Adriel for the mortgage of his land, no? Ibig sabihin, akala niya yung binigay sa kanya na kalahating milyon ay sanla lang, no, nung kanyang lupa. Pero on the part of Adriel, no, Adriel thought that by giving Andre half a million plus, no, he had purchased the land. So yun yun, nagkaroon ng misunderstanding as to the object or consideration ng contract. So the contract is voidable and may annul in court. However, if there has been a meeting of minds as to the object of the contract, the proper remedy is reformation of the instrument. So dito class, ang remedy ay annulment, ipawalang bisa. Pero kung halimbawang nagkaroon naman ng meeting of minds, no, ang dalawang partido, ang remedy naman nun class ay reformation of contract. So that will be our next topic, ano, next meeting. Article 1335, there is violence when order to rest and rest consent, serious or irresistible force is employed. So there is intimidation when one of the contracting parties is compelled by a reasonable and well-grounded fear of an imminent and grave evil upon his person or property or upon the person or property of his spouse, descendants or ascendants to give his consent. So kung merong in-apply class na force sa isang tao para ibigay niya yung kanyang consent, no, this will render the contract, as we have learned last time, that will render the contract voidable. Yan ano ibig sabihin nun? Pwede nating ipawalang bisa class ang kontrata. Dahil naibigay lamang natin ang ating consent na merong nanakot, merong puwersa laban sa atin. So, to determine the degree of intimidation, para malaman daw natin yung bigat nung ginawa sa atin, kailangan nating malaman yung edad, no, the sex and condition of the person shall be born in mind. So, kung sino man yung gumawa sa atin nun, para malaman natin yung degree na intimidation, tingnan natin itong mga factors na to, the age, sex, and condition nung nanakot or gumawa ng evil sa atin. So, a threat to enforce one's claim through competent authority, if the claim is just or legal, just don't
or does not vitiate consent. So kung yung tao naman class na nagsasabi sa iyo ng something ay may authority naman to do that. Halimbawa, police, sinabihan kanya, no? So it is but proper for a police na ikaw ay pigilan na gumawa ng mga masamang bagay. So that is not pananakot, ano, or hindi yan undue influence, no? So nasa tamang authority siya and that won't vitiate consent. Okay? Hindi yan mga ngahulugan na magiging defective yung consent na ibinigay mo. So in Tagalog, mayroong karahasan kung upang mapilit ang pagpayag, seryoso man ito o hindi, ay may iwasang pwersa ang gawin. So mayroong intimidasyon kapag ang isang partido sa kontrata ay pinilit sa pamagitan ng reasonable at takot ng matinding kasamaan sa katauhan o pag-aari ng kanyang asawa at mga anak sa pagbibigay ng pagpayag. So hindi lang sa kanya class, hindi lang sa persona niya, no? Even doon sa persona ng kanyang asawa at mga anak. So para malaman ang degree ng intimidasyon, ang edad, kasarian at kondisyon ng isang tao ay dapat isaalang-alang. So hindi lang yung gumawa, pati yung ginawan class, no? Ginawan ng masama. So ang pananakot para ipatupad ang isang kahilingan sa pamamagitan ng isang may kakayahang otoridad, kung ang kahilingan ay tama at naaayon sa batas, ay hindi ginagawang depektibo, no? Or hindi nabibitate ang pagpayag o ang consent. Violence. Violence is external and requires the employment of physical force which must be serious and irresistible. So example, if Richard signs a document because every time he refuses, he is hit by the butt of the gun which causes blood to flow from his head, then the contract is voidable. So, kaya lang siya pumayag, no, na mag-sign ng document kasi every time na siya ay tumatanggi, siya ay pinapalo sa ulo, no? So, kung ano man yung pasukin niya na kontrata class dahil merong pananakot at may violence, no? Specifically, violence po ang nangyari dito, the contract is voidable. Again, what is voidable contract? Pwede nating ipawalang visa. So habang hindi pa napapawalang visa, valid naman yung contract class, no? But if there are grounds for the voidability of that contract, then yung pinasok ni Richard na contract dahil siya ay inapplyan lang ng violence, no? That will be considered voidable. So requisites for intimidation or threat. Kailan natin masasabi class na yung ginawa ng tao sa atin ay may tuturing na intimidation or threat, pananakot. No, it must produce a reasonable and well-grounded fear of an evil. So kagaya nito, pag ikaw pinapalo ng barrel, ano? Dulo ng barrel doon sa ulo mo. So syempre, no, reasonable enough 'yun, well-grounded 'yun, no? Well-grounded fear para pumayag kang pirmahan yung dokumento na 'yon. So another requisite, evil must be imminent and grave. Evil must be upon his person or property. Itong evil dito, class, yung wrongdoing, ha, yung masamang ginagawa. We call that evil. Or that of his spouse, descendants, or ascendants. And lastly, it is the reason why he enters to the contract. So, kagaya nito, yung pag-hit ng gun sa ulo niya, class, ito talaga ang pinaka-main reason bakit niya pinirmahan yung dokumento. Kasi kung walang violence, no, hindi malayong hindi niya talaga pirmahan yun. Kaya lang, dahil may in-apply nga na violence, napapirma siya and that contract is considered voidable. Article 1336, violence or intimidation shall annul the obligation, although it may have been employed by third person who did not take part in the contract. So kung ang naging dahilan, class, ng pagbibigay natin ng consent ay violence or intimidation, pwedeng ipaanal, ipawalang bisa ang obligation. Ang karahasan o pananakot ay dapat nagpawalang bisa sa obligasyon. Bagaman, maari itong ginawa, ito ay ginawa rather na ibang tao na hindi parte ng kontrata. So minsan, class, hindi rin naman si contracting party ang gumagawa nito sa kabilang partido. Maaaring third person, yung originally, hindi naman talaga kasama doon sa kontrata. So kahit na magkaganon, class, pwede pa rin natin ipaanal ang obligation. Article 1336 of the new civil code, no, we have an example. So while attempting to convince Andre to sign the deed of sale of his property, Richard called Adriel, who then intimidated Andre, saying, "Sign this or I will beat you up."
So nagtawag pa, no, ng kakampi itong si Richard, no? Tinawag niya si Adriel para takutin ito si Andre na pirmahan yung dokumento, or else, no, sasapukin siguro, tatamaan si Andre galing kay Adriel. However, Andre is a bodybuilder, malaki katawan, while Adriel is a 90-pound man. So, kung katawan ng pag-uusapan, class, no, eh mas malaki ng dihamak si Andre. So, from the circumstances given, the intimidation given by Adriel, na mas maliit nga, does not reasonably draw from Andre a well-grounded fear. Hindi man lang ito naging dahilan para matakot si Andre, no? No? Of suffering an imminent or serious evil on his person. So, dahil walang takot na naramdaman o hindi naging threat ito sa kanya, the deed of sale, no, is not voidable. So, dahil kahit hindi naman takot si Andre, ipinirmahan pa rin niya yung kontrata. So, hindi natin pwedeng sabihin na kaya lang niya pinirmahan kasi may pananakot. Tingnan natin, sabi natin, di ba, yung age, yung sex, titingnan natin yung mga factors na yon para makita natin yung degree of intimidation. Eh, kagaya nito, ano ba ang degree na intimidation? Napakababa. Hindi ito magiging sufficient na ground glass para matakot ka. Napakalaki ng katawan mo, takot ka sa 90-pound man. Yun ba ang naging dahilan para pirmahan mo ang deed of sale? No. So, kung ano man yung pinasok mo, kahit pa nga lumalabas sa circumstances na tinakot ka, pero hindi yun basihan. Dahil, obviously, hindi ka dapat nagpatakot dahil ikaw ay mas malaki kaysa sa kanya. So, hindi yun nagkaroon ng well-grounded fear. Ibig sabihin, hindi yun nagdulot sa'yo para matakot ka. So, kung pinasok mo man yun, that deed of sale class is not voidable. Pero balikta rin natin. Kung halimbawa si Andre yung 9-pound man, tapos yung nananakot sa kanya isang bodybuilder, eh, by natural, kaya mo lang naibigay yung consent mo na pirmahan yung deed of sale na yun dahil merong well-grounded fear. Okay? Merong sobrang tinding pananakot, no, sa part mo, no, yung pananakot niya ay nakapag-impluensya sa'yo para pirmahan. So, kung magkaganon man, magiging voidable. Pero sa example natin, the deed of sale is not voidable. Article 1337, there is undue influence when a person takes improper advantage of his power over the will of another, depriving the latter of a reasonable freedom of choice. The following circumstances shall be considered: the confidential, family, spiritual, and other relations between the parties, or the fact that the person alleged to have been unduly influenced was suffering from mental weakness or was ignorant or in financial distress. So yung pag-impluensya, hindi tamang pag-impluensya sa mga tao, class, dahil ikaw yung mas may kapangyarihan. So basahin natin in Tagalog. Mayroong hindi nararapat na impluensya kapag ang isang tao ay gumawa ng diwastong kalamangan gamit ang kanyang kapangyarihan. So, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para manlamang ng kapwa upang pangibabawan ang kagustuhan ng iba at nagdulot sa huli ng pagkawala ng kanyang makatwirang kakayanang pumili ng malaya. Ang mga sumusunod na sitwasyon ay dapat isaalang-alang: ang confidential, pamilya, spiritual at iba pang mga relasyon sa pagitan ng mga partido, o ang katunayan na ang mga taong di umano'y sobrang na-impluensyan ay dumaranas ng kahinaan sa isip o kaya'y ignorante o kaya'y nasa pinansyal na pagkabalisa. So, tinitake advantage mo na sila ay may mental problem, mental weakness, no? Ginamit mo yung power mo over them. So, anuman ang pasukin na kontrata doon, eh, syempre, that would be voidable. Article 1338, there is fraud through insidious words or machinations of one of the contracting parties, the other is induced to enter into a contract with or without them he would not have agreed to. Mayroong panloloko kung sa paggamit ng maling salita o pag-uudyok, ang isang partido ay naudyok sa pagpayag sa kasunduan na kung wala ito ay hindi siya mapapapayag. So dahil nagkaroon ng pag-uudyok, nagkaroon ng panloloko, no? Fraud, panloloko ibig sabihin, eh napapayag ka. Niloko ka lang, kaya napapayag ka. No? So, ito ay malinaw, class, no, na ang kontratang pinasok ay pwedeng mapa-void. So, example,
unsold Richard House and lot, misrepresenting that the place was accessible to means of transportation. The sale is voidable on the ground of fraud if Richard was induced to give his consent because of the representation. So, pinilit lang siyang bilhin ang lote na yon sa bahay dahil sinabi sa kanya na ito ay accessible sa transportation, no? Pero sa totoo, hindi naman pala. So, pwede mapa-void yung contract. Voidable ang contract, mapawalang visa. But if Richard purchased the property without any inducement from Anne, his mistaken belief that it was accessible does not vitiate consent because the error refers merely to an incidental quality or condition of the thing. So, kung inakala niya na may access pala sa transportation yun, pero sa totoo, wala pala, pero wala naman nagsabi sa kanya noon, no? Inakala lang niya, so mali ang kanya naging akala, still, no? Hindi ito class magiging dahilan para ma-void yung contract. So dito kasi sa una, may nag-induce, may namilit, may nag-influensya, no? Pinaniwala siya sa isang bagay na hindi totoo. Dito naman, walang nagsabi sa kanya, yun lang kasi ang inakala niya, then, no, that will not vitiate consent. So magkaibang scenario yun class. Article 1339, failure to disclose facts when there is a duty to reveal them as when the parties are bound by confidential relations constitutes fraud. So kung mayroong pagtatago ng mga information, katotohanan na dapat alam, no, ng kabilang partido, ito ay matuturing natin na panluloko. Sa pagkabigo na maipahayag ang katotohanan kapag may tungkulin na ibunyag ito, kung ang bawat partido ay nakatali sa pinagkakatiwalaang relasyon, ay nagkasala ng panluloko. Fraud by concealment, panluloko dahil sa pagtago class ng mga bagay-bagay. So, a neglect or failure to communicate that which a party to a contract knows and ought to communicate constitute concealment. In this case, concealment is equivalent to misrepresentation. Silence or concealment by itself does not constitute fraud. So kung nanahimik ka lang, no? O kaya may tinago ka, hindi mo sinasadya, may tinago ka, hindi man ibig sabihin kagad nung panluloko na. The concealment contemplated in Article 1339 presupposes a purpose or design to hide facts which the other party ought to know. So merong intention talaga class na itago. Pero iba yung hindi mo lang nasabi, wala kang intention, wala kang good faith ka, no? Iba din naman yung dapat sinabi mo. Okay, halimbawa, nagbenta ka ng bahay, tapos yung pala, nasa fault line yun. Siyempre, dapat nalaman ng taong bumili nun, eh hindi mo sinabi. Okay, o kaya may crack na yung ilalim, tinago mo pa, di ba? So, dapat pinaalam mo yung mga bagay na dapat nilang malaman. Kasi kung nalaman nila yun, hindi nila bibilhin. So, yung ginawa mo na yun ay isang malinaw na panluloko. So, Article 1340, the usual exaggerations in trade when the other party had an opportunity to know the facts are not in themselves fraudulent. So, ang pag-e-exage ng mga bagay-bagay, yung bang pagsasabi ng exagerado class, yung sobra-sobra, no? Ay hindi naman nangangahulugan na panluloko, no? Lalo na yun sa mga advertisements, sa trade, no? Ang karaniwang eksherasyon sa kalakalan kapag ang isang partido ay may pagkakataon na malaman ng katotohanan ay hindi makukonsidera class na panlilin lang. Halimbawa, ito yung mga expression or advertisements, no? The cigarette that will give you the utmost smoking pleasure. Kadalasan, sila na yung best, eh. Di sila na, di ba? Kadalasan naman sa mga advertisement, ganun eh. Your number one selling luxury cigarette. May mga ganun pa sila. Kahit na hindi naman talaga nila napatunayan na sila yung number one luxury selling cigarette, eh, kiniklaim na nila. Kumbaga may pag-claim. Exaggerations yun, no? So, hindi naman natin ito matuturing class na panlilin lang or fraudulent act. So, sabi pa, do you want your child to get high grades? Then, buy him X fountain pen. Ano kinalaman ng pen class sa pagkakaroon ng high grades? So, eksairado, di ba? Pero hindi ito panluloko. Alam naman kasi natin na wala makinalaman ng pen, di ba? Para tumaas ang marka mo. Nasa'yo pa din yan kung mag-aaral ka o hindi. So, the law does not consider such exaggerations even if known as false by the party making them as amounting to fraud that will affect the validity of a contract. Nalalaman nung nag-advertise na false naman talaga yon, nalalaman mo din, buyer, no, na false yon. So, that will not
affect less the validity of the contract. Halimbawa, binili mo nga yung ex fountain pen na yun, tapos hindi naman nag-excel sa school yung anak mo, hindi mo pwedeng i-claim later on na ano to, invalid yung naging contract of sale natin dito sa pen na to, no? Naalala nyo yung na-discuss natin last time? Pag may duda, may doubt, may risk, pero binili mo, nakipagkontrata ka pa din, no? Wala ka ng karapatang mag-claim ng error or mistake later on kasi it's as if inasume mo yung risk plus. Alright. So, Article 1341, a mere expression of an opinion does not signify fraud unless made by an expert and the other party has relied on a former special knowledge. So, pagbibigay ng sarili nating opinion sa mga bagay-bagay class ay hindi nangangulugan na panluloko. Pero na lang, kung ikaw mismo na tao ay expert ka sa bagay na yun, tapos iba ang sinabi mo, yun ang panluloko class. So, mere expression of an opinion. Example, Richard on buying a watch was assured by the seller that it was a good watch and could run without rewinding for 1 week. And the opinion of the seller. So, si seller, yun ang kanyang opinion, no? This is a mere expression of opinion that is not fraudulent. Hindi panlilinlang o hindi panluloko. But if the seller was a watch expert, kung nagkataon na yung seller pala ay isang eksperto pagdating sa relo at yun ang sinabi niya na hindi naman totoo, no? And the only reason why Anne bought the watch was the opinion of the seller, who is an expert again, no? Sa mga relo, the contract is voidable on the ground of fraud. Bakit magiging ground for fraud yun? Kasi magkaiba yung klase. Opinion ng walang alam tungkol sa bagay na yun at opinion ng expert pagdating sa bagay na yun. So kung expert ka sa bagay na yun, eh may special knowledge ka about that. So nagre-rely sa'yo yung tao dahil expert ka. Kung anong sasabihin mo, susundin. Gaya sa doctor class, pag sinabi ng doctor, Mrs. o Mr., operahan natin ito kasi maapektuhan ng magiging buhay mo kung hindi. So, ikaw naman, syempre, wala ka ng duda kasi alam mo nakapag-aral siya tungkol doon. No? Hindi ka na makipag-talo pa kasi doktor yun eh. Pero kung sakaling ginawa niya lang yun dahil may iba siyang intention, halimbawa, para lang pala magkaroon siya ng professional fee pag inoperahan ka niya. So, that is fraud, panluloko. Okay, nawala na yung kung anong parte ng katawan mo doon, gumastos ka pa. So, madaming pwedeng ikaso. So, Article 1342, misrepresentation by a third person does not vitiate consent unless such misrepresentation has created substantial mistake and the same is mutual. So, naalala nyo yung pagkakamaling pinag-aralan natin last time? Depende sa pagkakamali class, sa error. Kung yung error ba ay substantial or material, may bearing, ganun ba ka big deal yung pagkakamali? Or pagkakamali na pwede naman lang din itama, no? Kasi wala masyadong bearing, immaterial or not material to the contract. So, yung misrepresentation by third person, plus generally, pag sinabing misrepresentation of fraud employed by third person does not vitiate consent. Kung ang nagkaroon ng maling pagpapahayag ay yung tao, no, na outside doon sa contract, hindi naman nangangulugan na pwede maging defective yung consent. Except, pwera na lang. A, when there is a connivance between the third person and one of the contracting parties. So, kung merong connivance ay, kumbaga, nagsabwatan. Ayun. Sabwatan. May pagsabwatan na naganap, no, between sa isang contracting party at sa third person. No? Mabibigate talaga ang consent. Magiging defective ang consent. Ano pa? When it has created substantial mistake on both parties. So, kung yun nangyaring misrepresentation class ay nagdulot na matinding pinsala sa parehong partido, then that would vitiate consent. Yung pangingialam ng third person na yun ay makakapag-dulot doon sa pagpayag or sa consent para maging depektibo. Example class, Alex is the owner of a car worth 500,000. So, sa market value ng car na yun ni Alex, no, nagkakahalaga siya ng 500,000 or kalahating milyon. Alex sold it to Ben for 400,000 because Carlo misrepresented to Alex that his car is worth 400,000 only.
Alex cannot annul the contract on the ground of misrepresentation committed by Carlo. So, hindi pwedeng ipa-annul ni Alex yung naging contract of sale niya kay Ben. No? Kasi nalaman niya na mali si Carlo ng pag-appraise no, ng kanyang, ng value ng kanyang car. No? Unless, pwera na lang kung mapatunayan class na etong si Carlo at si Ben ay merong kasunduan o nag- nag-connive, no? Nag, ano na nga uli yung connive? Nag-sabwatan, okay? Para mapalabas na 400,000 lang talaga ang halaga. Pero sa totoo, alam naman talaga ni Carlo na 500. Pero sinabi niya lang, halimbawa, oy, ano, Ben, sasabihin ko doon sa may-ari ng sasakyan, halagang 400 na lang yung sasakyan niya, ha? So, nakatipid ka na ng 100,000. So, baka naman yung kalahati, bigay mo na lang sa akin. May mga ganun minsan, eh. So, magiging void yung contract. Pero dito, sa unang example natin, na mali si Carlo, personal niyang, ano yon, personal niyang valuation doon sa car, pero walang nag-influensya sa kanya, so hindi pwedeng ipa-anal ni Alex yung naging contract nila ni Ben. Hindi niya pwedeng sabihin, no, Carlo, nagkamali ka naman pala. No? Eh, wala namang good faith naman si Carlo sa pagbibigay ng amount. No? Hindi naman niya intention na kumubra or what, no? So, hindi pwede ipaanal. Pero kung mapatunayan nga ni Alex na may kunaiban si Ben at si Carlo, yun, pwedeng ipaanal yung contract. So, another example. Don Emilio is the owner of parcel of land in Laguna. Cardo is interested in buying a land in Laguna on which to build a factory. So, interesado din bumili si Cardo ng lupa sa Laguna kasi papatayuan niya ng factory. Joaquin, third person ito class, tells Don Emilio and Cardo that the place where the land of Don Emilio is situated is an industrial zone. So, nagmarunong ito si Joaquin, sinabi niya kay Don Emilio na yes, yung lupa mo, Don Emilio, sa Laguna ay situated sa industrial zone. So, tamang-tama, no? Kung bibili niyo ni Cardo, pwede siya magtayo ng factory doon kasi industrial zone. So, if on the strength of the representation made by Joaquin, the land is bought by Cardo and it turns out that the place is residential zone, the contract of sale may be annulled because of substantial mistake on the part of the seller and the buyer. So, nangialam, misrepresentation by third person. So, pwedeng ipa-annul class yung naging contract between Cardo and Don Emilio kasi merong pagkakamali, no, doon sa condition. Akala, industrial zone, yung pala, residential. So, hindi ka talaga makakapagpatayo ng pabrika doon. Article 1343, misrepresentation made in good faith is not fraudulent but may constitute error. So, kagaya yung ginawa kanina class ni, sino ba to? Ni Carlo, no? Sinabi niya na 400,000 pero good faith siya sa pagsabi, inakala niya talagang 400 lang yun. So, good faith siya sa pagsasabi nun, kahit pangamali, no? Hindi natin ito matuturing na panluloko o panlilin lang. Pwede na lang natin ituring na ito ay pagkakamali at pwede na lang itama. So, ang pagsisinungaling na hindi naman sinasadya ay hindi panluloko pero maaari magkaroon ng kamalian. The misrepresentation made must be unintentional, hindi sinasadya. Example, Ginang Alahera sold Gino a diamond ring which she believed to be a true diamond ring. No, totoo, tunay na, na diamond ring. It turned out that it was not. So, Ginang Alahera cannot be held liable for fraud but will be required to return Gino's payment. So, inakala kasi din ni Ginang Alahera na diamond yung naibenta niya kay Gino. Pero nalaman na hindi pala. So, walang pananagutan, no, sa kasong panluloko si Ginang Alahera. So, kailangan na lang ibalik yung payment naman ni Gino. Article 1344, in order that fraud may take a contract, in order that fraud rather may make a contract voidable, it should be serious and should not have been employed by both contracting parties. The incidental fraud only obliges the person employing it to pay damages. Upang ang pandaraya at magawang ipawalang bisang isang kasunduan, ito ay dapat maging seryoso at hindi dapat ginawa ng parehong partido. So para maging dahilan daw klas yung panluloko para mapavoid yung kontra, kailangan yung panlulokong naganap na yun ay matindi, no? Seryoso. At hindi dalawang partido ang nanloko sa isa't isa. So, ang incidental na pandaraya, incidental fraud, ay nag-oobliga lamang na sanandaya na magbayad ng danyos pinsala. So, kung incidental fraud lang yan,
ang pwede lang natin habulin ay payment of damages. Article 1345, simulation of a contract may be absolute or relative. The former takes when the parties do not intend to be bound at all. So pag sinabing absolute simulation, no, hindi talaga gusto ng magkabilang paniglas na tukdin kung ano yung nasa kasunduan. Wala silang balak. Samantalang ang relative simulation, when the parties conceal their true agreement. So kung meron lang silang tinago, yung magkabilang paniglas, meron silang tinago, no, tungkol doon sa tunay nila na pinagkasunduan. So ang simulasyon ay maaari maging absolute o nakabatay. Ang absolutong simulasyon ay kung ang magkabilang panig ay walang balak na ipakasatuparan ang kasunduan. Samantalang ang nakabatay na simulasyon ay kapag tinago lamang na magkabilang panig ang kanilang tunay na kasunduan. So, ang kunwari ang contract, simulation, no? Simulation contract yun, class ang Tagalog niya, ay kunwari ang contract, ay maaring lubos o dilubos. Another term yan, class 4, absolute and relative. Lubos, absolute, dilubos, relative. Lubos ito kapag ang bawat partido ay walang intensyon na gawing legal ang kontrata. Ibig sabihin, wala silang balak na isakatuparan ng kasunduan. Ito ay dilubos kapag tinago ng bawat partido ang kanilang tunay na pagkakasunduan sa pamagitan ng kontratang kanilang pinirmahan. Illustrations. Absolute simulation or simulados. So in a sale of a car, it was made to appear that the price was paid when actually, it was not. Pinalabas nila, nabayad na, pero sa totoo, hindi pa. So, absolute, lubos, no? Na kunwari ang kontrata. So, the sale, being without any consideration, is fictitious. Relative simulation or disimulados, a donor is donating a fish pan to a donee. However, instead of executing a sale of donation, the donor executed deed of sale, concealing the donation intended. So, pinalabas lang, hindi nila pinalabas na donation, pinalabas nilang ibinenta. So, this is just a relative simulation, dilubos na simulasyon. Article 1346, an absolutely simulated or fictitious contract is void. So, yung mga gawa-gawa o katang-isip na kontrata class ay walang bisa. Ibig sabihin, umpisa pa lang, as if wala ng kontra kasi wala ng bisa. Iba class ang voidable, ha? May bisa ang voidable contract hanggat hindi pa na void. Okay? A relative simulation when it does not prejudice a third person and is not intended for any purpose contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy binds the parties to their real agreement. Ang gawa-gawa o katang-isip lamang na kontrata ay walang bisa. Ang medyo gawa-gawa, no? Na relative, no, na kontrata, kapag hindi nito naapektuhan ang karapatan ng ibang tao at ang dahilan ng paggawa ay hindi talungat sa batas, moralidad, kabutihang kaugalian, pampublikang kaayusan at pampublikong patakaran, ay binibigkis ang mga partido sa kanilang tunay na pagkasunduan. Simulation of contract is the act of deliberately deceiving others by finding or pretending by agreement the appearance of a contract which is either non-existent or concealed. Hindi talaga totoong nag-exist or itinago, no, yung tunay na agreement ng dalawang parties. Okay, we are now in section 2. So tapos na tayo sa consent. Section 2 na tayo. Object of contracts. All things which are not outside the commerce of men, including future things, may be the object of contract. So, ano-ano may mga dapat na maging object ng contract. So, kahit pa yung outside the commerce of men, no, kahit future things pa yan, pwedeng maging object of the contract. All rights which are not intransmissible may also be the object of contract. So, no contracts may be entered into upon future inheritance except in cases expressly authorized by law. All services which are not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy may likewise be the object of a contract. Lahat ng bagay class na wala sa labas ng komersyo ng tao kasama mga bagay na makikita sa hinaharap, no, o maari maging bagay ng kontrata. Lahat na karapatan na hindi maaring ilipat ay maaari rin maging bagay ng kontrata. Walang kontrata,
na maaaring pasukin sa mga mamanahin pa sa hinaharap maliban sa mga pagkakataon na pinapahintulutan ng batas. Mamanahin mo pa lang yung property, eh, pinasok mo na kagad sa ibang kontrata. Hindi po pwede. Pero na lang kung merong pahintulot, pagpayag ng batas. Article 1348, impossible things or services cannot be the object of contracts. So impossibility may be because of the nature of the transaction or because of the law. Absolute. No one can do it. Hindi po pwede maging object yun. And relative, the particular debtor cannot comply. So note, generally, impossibility referred to by the law is absolute impossibility. No? Talagang hindi maaari. No? Imposible. Example, before I can give you 1 million pesos, you must fly above like an eagle, no? Without any device. So imposible talaga mangyari na makakalipad ka without any device. So ito ay absolute impossibility. So hindi po pwede maging object of contract yung mga imposibleng mga bagay-bagay o hindi lang bagay, pati serbisyo. No? Gaya, papalipa rin ka. Sino naman tao pwedeng lumipad? So Article 1349, the object of every contract must be determinate as to its kind. Determinate ibig sabihin specific. The fact that the quantity is not determinate shall not be an obstacle to the existence of the contract, provided it is possible to determine the same without the need of a new contract between the parties. So, kailangan lang natin malaman, class, kung yung i-deliver natin na yun ay determinate or hindi, para malaman natin kung kailangan bang gumawa ng bagong kontrata or hindi. Tandaan lang, class, na pagka determinate thing, no, sabi dito, once the object is determinate or specific thing, no need for a new or further agreement between the parties. So, kung meron ka nakaligtaan doon sa kontrata at ang involved class ay determinate thing, hindi mo na kailangan pag gumawa ng panibagong kontrata or agreement. But when the obligation consists in the delivery of a generic or indeterminate thing whose quality or circumstances have not been stated, there is a need of a new or further agreement between the parties. So, kung may mali sa kontrata, gagawa ng panibago kung yan ay generic or indeterminate. Pero kung merong pagkakamali, may hindi ka na ilagay sa kontrata at ang involved class ay determinate or specific thing, hindi naman na kailangan pa ng bagong kontrata. So, determinate or specific thing, particularly or physically segregated others of the same class. So, natutunan na natin ito, class. Bawa, t-shirt Levi's I am wearing. So, very specific. Toyota car with plate number AST14320016. So, determinate. Pag generic, brand new t-shirt lang. So, hindi mo alam yung kulay, yung tatak. 2016 Toyota car. So, maraming model ng Toyota. Alin dun? So, example. Mr. Bean binds himself to deliver his brown racing horse to Mr. Tan. Here, the object is determinable without the need of a new contract between the parties and it becomes determinate to the moment it is delivered. Very clear. No? Very... very specific. But on the other example, if the subject matter of the agreement is a parcel of agricultural land owned by Mr. Bean, and Mr. Bean happens to own many agricultural lands, the contract is void. No? If the particular land sold cannot be determined without a new or further agreement between the parties. So sinabi lang doon, agricultural land owned by Mr. Bean, eh sa dami-dami ng agricultural lands owned by Mr. Bean, ano doon? So, dahil generic ang object dito class sa example 2, kailangan na natin ng bagong contract. Okay? So, that is generic and specific thing. Section 3. Okay. Cause of contract. So, Article 1350, in onerous contracts, the cause is understood to be for its contracting party, the prestation or promise of a thing or service by the other. In remuneratory ones, the service or benefit which is remunerated, and in contracts of pure beneficence, the mere liberty or liberality of the benefactor. Ang pagkakautang na kailangang bigyan ng pangunahing pansin ay dapat naunawaan ng bawat partido, kagaya ng mga bagay, ng mga pangako ng bawat isa. Mga bagay na bayaran at serbisyo at benepisyong gagawin at mga kagalingan at kabutihan na magagawa nito. So, kinds of contracts which regards to cause, onerous, the cause is the mutual undertaking or the promise of each contracting party makes.
Remuneratory, the cost is the service or benefit for which the remuneration is given. And gratuitous, the cost is the pure liberality of the benefactor. So cost class is the essential or more proximate purpose which the contracting parties have in view at the same time of entering into a contract. Example, Casio sold a watch to Timex for 5,000 pesos. The cost for Timex is the delivery of the watch. For Casio, it is the delivery of the 5,000 pesos and the subject matter is the watch. So, ang cost kay Timex class, no, ay yung delivery of the watch. Sino ang bumili si Timex? So, ang kanyang cost ay ma-deliver sa kanya yung watch. Si Casio naman yung seller, so ang cost kay seller ay maibigay, ma-deliver din yung 5,000 pesos. So, Article 1351, the particular motives of the parties in entering into a contract are different from the cost thereof. Ang mga particular na motibo ng mga partido sa pagpasok sa isang kontrata ay iba sa dahilan nito. So, maaaring yung dalawang taong pumasok sa kontrata class, may kanya-kanya silang motibo, no, sa pagpasok doon sa kontrata. General rule kasi class, the motives does not, or motive rather, does not affect the validity nor existence of the contract. Kung ano man yung motibo mo sa pagpasok, hindi naman naapektuhan ang validity nun o kaya yung existence ng contract. But there is an exemption. The motive may be considered the cause when such motive predetermines the cause of the contract. So it is made the condition for the efficacy of the contract and or is founded on a fraudulent purpose to prejudice third person. So example, Sugar sells his sells her house rather in lot to Ben for 1 million. For Sugar, the cause or consideration is the 1 million. Her motive or private reason may be to use the money in business or to buy another house. So wala namang epekto yung class ko ano yung motibo ni Sugar, bakit niya binenta yung kanyang house and lot, no? In case Sugar's motive in selling her property is to defraud Charlie, a creditor, Charlie may ask for the rescission of the sale. Pwera na lang class kung naging motibo ni Sugar sa pagbebenta ng kanyang house and lot kay Ben ay para takasan yung kanyang pinagkautangan. Alam naman natin class pagka hindi ka na nakapagbayad, eh yung creditor mo may run after your property. So, para makaiwas si Sugar na hatakin, halimbawa ni Charlie yung property niya, eh, binenta na lang niya, inunahan na niya. So, ang pwedeng gawin ni Charlie, which is the third person here, the creditor, no, pwede niyang iparisind, ipa-cancel yung naging contract of sale between Sugar and Ben. Article 1352, contracts without cause or with unlawful cause produce no effect whatever. The cause is unlawful if it is contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Ang kasundo ang walang kabayaran or may layunin na labag sa batas ay walang silbi at walang epekto. Requisites of cause. The following are the requisites of cause. So ano-ano ang dapat na maging cause class? It must exist at the time the contract is entered into. So dapat pag pumasok tayo sa kontrata, may cause na, no? It must be lawful. And it must be true or real. Article 1353, the statement of false cause in contract shall render them void if it should not be proved that they were founded upon another cause which is true and lawful. Ang kontrata na may paghahayag ng walang katotohanan ng kadahilanan ay gagawarang walang bisa yung kontrata na yon. Kung ito ay hindi mapapatunayan na nakaangkla sa isang kadahilan ng totoo at naayon sa batas. So kung hindi natin mapatunayan na ito ay may kinalaman sa isang totoo naman at naayon sa batas na kontrata, then i-consider natin yun na void. So that is Article 54 class. Although the cause is not stated in the contract, it is presumed that it exists and is lawful unless the debtor proves the contrary. Kahit na ang dahilan ay hindi nakasaad sa kontrata, ito ay may tuturing na mayroon at alinsunod sa batas maliban na labang kung ang nagkakautang ay mapapatunayan ang kabaliktaran. So, comment. For the convenience of the parties and of the courts, it is better that the cause or consideration be stated in the contract. Para hindi na tayo mahirapan pare-pareho, no?
contracting parties man yan o korte, ay ilagay na agad ang naging cost doon sa kontrata. However, in the event that the contract does not state its cost, the presumption of the law operates that the cost exists and is lawful unless the debtor proves the contrary. So kung halimbawa, in absence of the cost, walang nakasulat na cost doon sa contract, i-assume plus ng batas na ang naging cost nyo naman dyan ay lawful na ayon sa batas, pwera na lang kung merong mapatunayan class si debtor na contrary doon sa kiniklaim na lawful yung naging cost. Article 1355, except in cases specified by law, lesion or inadequacy of cost shall not invalidate a contract unless there has been fraud, mistake, or undue influence. So, inadequacy, kakulangan ng naging cost, hindi ito mga ngahulugan class na may invalidate na ang contract. Pera na lang kung merong panloloko, pagkakamali, o hindi tamang pag-impluensya. Lesion, it is the inadequacy of cost like an insufficient price for a thing sold. So, general rule, lesion or inadequacy of price does not invalidate a contract. Hindi natin pwedeng gamitin ang lesion para ma-invalidate ang contract. Ang pwede na lang dito, class, ay itama ang naging contract. So that ends our discussion today,